Nasusunog ang isang residential area sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, kumusta ang sitwasyon dyan? Nako, Cheryl, sa mga oras na ito ay napakakapal pa rin ng usok na nanggagaling doon sa apoy na tumutupok dito sa Barangay 20 o sa Barangay Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Just to give you an idea kung gaano kalala ang sitwasyon kaninang hapon. Ako, Cheryl, meron akong hika, no? Matagal ako hindi tinatamaan ng asthma attack. Pero kanina, sa sobrang kapal ng usok, abay mukhang atakihin ako. Sa sobrang kapal ng usok, kita nyo naman ngayon sa mga oras na ito, marami pa rin ang mga truck ng bumbero na nakaantabay rito. Meron tayong nakikita na nagbobomba pa rin ng tubig para apulahin ang apoy. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdating ng ibang mga responders. May mga ambulansya, may mga fire truck. Andito silang lahat ngayon para apulahin ang sunog. Ayon sa ulat ng mga otoridad, bandang mag-aalas 4 ng hapon, iniulat sa kanila ang apoy. Umabot ito sa Task Force Alpha at dineclare ito na fire under control pasado alas 6 ng gabi. Naikot natin ang lugar, Cheryl, at alam nyo, itong Barangay Isla Puting Bato, isang hanay yan ng mga bahay, siksikan yan sa loob at pawang gawa sa light materials ang mga bahay, kaya madaling kumalat ang apoy. Isama nyo pa dyan ang malakas na ihip ng hangin kaninang hapon. Sa mga oras na ito, ganun pa rin nakikita natin, makapalang usok ang mga residente. Ay merong ilan tayo nakikita na tumatawid na sa bakod para lang makaligtas sa sunog. Dala-dala nila yung kanilang mga gamit. Meron tayong nakilalang ilang mga residente na nawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila ang kanilang mga kaanak dahil nga nawalay sila at nagkahiwalay sila nung kasagsagan ng sunog. Sa ngayon, inaalam pa natin dahil wala pa tayong makausap na bumbero kung ilan ang sugatan, kung meron nga bang namatay sa sunog na ito, dahil hanggang ngayon ay rumeresponde pa rin sila at sanib puwersa sila sa pag-apula ng sunog. Balik sa iyo. Brian, may nasabi na ba sa iyo kung gaano karaming pamilya ang apektado ng sunog na ito? Nako, Cheryl, yan ang ating patuloy na aalamin dahil nga muli sa mga oras na ito ay patuloy pa rin na inaapula ng mga bumbero ang sunog. So once na nagdeklara na sila ng fire out, doon pa lang natin makakausap ang kinatawan ng mga bumbero dito sa Tondo, Maynila, na kung saan nangyayari ngayon yung sunog. Cheryl. Maraming salamat, Brian Basa. Abangan ang iba pang detalye kaugnay ng sunog na yan maya-maya lang. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.